Hi guys, welcome back to my channel. Bali, ito yung part 2 ng first video natin. Ito naman is more on hands-on. Bali, didiscuss ko dito yung about sa local variable, scope, keywords, class variable versus instance variable, tapos yung mga ibang tips and tricks. Meron din sa parsing, converting, tapos yung additional keywords na pwede nating magamit sa variables tsaka data types. So, start na tayo! Ito pala yung project name natin para sa episode 1. Bali, yung content nito is yung pinakita ko sa part 1. Ito pala yung project natin. Bali, may isa siyang solution tsaka isang project. Yung project na yan is yun yung pinakita ko sa part 1. Bali, mag-create lang tayo ng new para sa part 2, which is more on hands-on na tayo. Ganun pa din yung steps. Create console application, .NET 5, then yung name ng project. Tawagin na natin tong episode 1 part 2. Yung next thing nyo lang na gagawin is kailangan nyong i-highlight yung episode 1 part 2 na project. Right click, then click set as startup project para yung code nyo yung ma-execute pag mag-run tayo ng project. Sa part 1, pinakita ko sa inyo kung paano mag-create ng variable. Bali, yung syntax nya is data type name lang tsaka yung variable name. Dito naman, pakita ko sa inyo kung ano ba yung mga different ways para mag-declare ng local variable. Dito, nag-declare tayo ng 3 variables gamit yung iba't ibang ways para gumawa ng variable. First is yung explicit o yung normal natin na pag-declare ng variable where lalagay natin yung data type na kailangan natin, then yung variable name. Next is yung implicit type. Bali dito, malalaman nyo lang yung data type na kailangan mo after mo i-assign yung value. For example, dito 3, which is int, automatic yung var na yan is equivalent to int. So, required yung initialization para makuha niya yung data type. Unlike sa explicit, kahit walang initialization kasi alam mo nang int siya. Yung dynamic naman is parang var lang. Yung pinagkaiba lang nila is yung dynamic, during runtime niya na dinedetermine yung data type na kailangan mo. Unlike sa var, during design time o coding time, alam na agad niya yung data type, yung dynamic, pag nagrarun na yung project o system natin. Sa tatlong to, yung implicit or yung var na approach lagi yung madalas gamitin. Kasi hinahayaan natin na yung C# mismo yung mag-determine kung ano yung data type. Instead na tayo. But not all the time, kailangan natin naka-implicit. May mga chance or time na kailangan talaga yung explicit. O kaya naman yung dynamic, lalo na pag during runtime. So yun lang yung different ways para mag-create or declare ng variable. Yung purpose pala ng variable is to hold temporary information. Bali, yung variable yung temporary storage natin. Diba sa part 1 ng episode 1, pinakita ko sa inyo na yung value type is na-store sa stack. Yung buhay ng variable mo is hanggang sa block of codes kung saan lang siya nakalagay. For example, dito sa static void main. Pag ma-reach na niya yung end ng block of codes na yan, automatic marirelease yung allocation niya sa memory. Yung block of code pala na sinasabi ko is yung naka-enclose sa open curly brace tsaka yung close curly brace. So punta na tayo sa scope. Bali, gagawa lang ako ng class for demo purposes pero huwag nyo muna intindihin kung paano ginagawa yung class. Yung main purpose lang naman natin is yung scope ng variable. So dito sa class na to is may dalawang methods. Sample method 1 tsaka sample method 2. Bawat isa sa kanila ay may mga local variables. Yung scope ng bawat variables na yan is within the method lang kung saan sila naka-declare. For example, try natin i-access yung sample 2 int sa sample method 1. Kung makikita nyo, hindi available yung sample 2 int sa method na sample method 1 kasi out of scope siya. Kasi hindi siya kasama sa boundary ng sample method 1. Ganun rin pag i-try natin i-access yung mga local variables sa sample method 1 papuntang sample method 2. Yan, yung list niya na available na mga variables and methods, wala yung mga variables galing sa sample method 1. Dahil yung scope ng local variable natin from method 1 is accessible lang sa loob ng method na yon. Kasi yung boundary niya is yung open and close bracket lang ng sample method 1. And doon lang siya pwedeng may access o magamit. Dito naman tayo sa paggawa ng fields o yung mga variables na accessible sa loob ng buong class. So ito na nga yung field natin, yung sample field and
na may initial value na 5, tapos yung data type niya is integer or int. Accessible yung variable na to sa buong class. So, yung sample method 1 saka sample method 2 is kaya nitong i-access. So, try natin i-access para makita nyo. Diba, kung makita nyo, yung field na yan is accessible sa sample method 1. Try natin sa sample method 2. Makita nyo, available din siya. Sample field in. Accessible siya sa dalawang methods na yan kasi yung variable natin na sample field in is naka-declare sa class mismo. Bali yung open curly brace at close curly brace ng class is yun yung scope niya. Punta naman tayo sa keywords na pwede natin ilagay sa ating mga variables. Yung static, read only, tsaka yung constant. Unahin natin yung sa static. So ito na nga yung static field natin, yung sample static int equals 6. Gumawa ako ng method na static para makompare nyo lang yung difference ng normal na field tapos yung static na field. Kung makita nyo, nagre-read yung normal na field. Ibig sabihin, hindi siya accessible. So yun lang yung difference niya in terms of access or scope. Pero sa behavior naman, ibang usapan na yun kasi yung static is naka-attach mismo sa type, hindi yung sa object. Pag-usapan natin yung static na keyword mismo sa tamang panahon. Ngayon, focus muna tayo sa variable tapos yung paggamit ng static sa variable. So sa read-only naman tayo na keyword para sa ating mga variables. So ito na ngayon dalawa nating read-only variables. Yung sample long tsaka sample long 2. Pag may read-only na keyword yung variable mo, ibig sabihin nun is one time mo lang siyang pwedeng lagyan ng value. It's either sa constructor o kaya during creation, mag-initialize ka na ng value. Kagaya ng ginawa natin sa sample long 2 na nag-initialize tayo ng 10. Pero pwede pa rin natin siyang i-modify sa constructor lang na part. Pero yung scope niya o access is same lang kung paano nag-work yung normal na field. Bali sa pag-set lang ng value sila nagka-diferensya. Dito naman tayo sa pag-create ng constant na variable. So ayan na nga yung dalawang constant variables natin. Yung difference lang niya sa read-only tsaka yung normal na field is required siyang magkaroon ng initial value. Tapos yung variable na yan, yung value niya is hindi na pwedeng baguhin kahit sa constructor pa yan ng class, hindi pwede. Kumbaga yun na yung final value niya. So kung may gagawin kayong mga variables na fix yung value o hindi nagbabago, gamitan nyo ng constant na keyword. For example na lang, kung gumagawa kayo ng class para sa math, di ba may mga constant doon like yung pi? Yun, gamitan nyo ng constant yun na keyword kasi bawal naman palitan yung value ng pi, di ba? So try natin palitan yung value para makita nyo lang na bawal siyang palitan. Di ba nagre-red siya kasi bawal siyang palitan. Kahit sa constructor pa yan o kahit pa sa method, bawal pa rin. So yun na nga yung keywords na pwede natin gamitin din sa ating mga variables. Gamit muna tayo ng regions para maging organize yung code natin at hindi nakakapuno ng screen. Tapos pwede natin balikan at tingnan kung kailangan lang natin. So yun, kailangan lang natin ng region na keyword tapos yung gusto mong ilagay na label para sa region na yan. Bali, kung hanggang saan yung sakop ng region na yun is dun mo lang ilalagay yung end region. Kagaya nito, yung fields. Ilagay ko yung region tsaka end region sa lahat ng fields ko para pwede ko siyang i-collapse. Tapos expand ko lang siya kung gusto ko siyang tingnan mamaya. So punta na tayo sa class variable and instance variable. So dito sa episode 1 class natin kanina is
nagdagdag ako ng public static na variable, tapos public din na variable, tsaka isang private. Yung static variable na to is yan yung class variable, while yung public na variable is yan yung instance variable natin. Tinawag siyang instance variable kasi kailangan mong mag-create ng instance ng class na yan bago mo ma-access yung public variable natin. While yung private naman is save lang siya ng field. Within the class lang siya accessible, hindi siya ma-access sa labas. Pero wag niyo munang isipin yung about sa mga class. Yung focus natin is yung about sa mga variable. So dito is nag-create ako ng new instance na episode 1. Then inassign ko yung new instance ng episode 1 na class natin. Then print ko yung value ng sample public int na may initial value na 500, di ba? Then after ko i-print, in-override ko yung value at nag-assign ako ng new value na 250. Then print ko ulit. So bali dapat yung maging output niya is may 500, then next is 250. Then tapos sa next line, nag-print lang ako ng separator natin para lang pag i-print natin, malaman natin, para lang sa printing natin may separator yung dalawang sample natin. So sa baba, in-access ko yung sample public. So sa baba, in-access ko yung class variable natin. Diba no need for us to create an instance para lang ma-access yung class variable or yung static natin. Then nag-set ako ng new value na 200, saka i-print ko ulit. Babalikin natin yung class natin. Yung class variable natin is may initial value na 3. So, bali yung maging output is sa unang printing dapat 3, then next is maging 200. Then nung i-run natin to, yung naging output niya is 500, then 250 para sa instance variable. Tapos ito yung separator na sinasabi ko kanina, yung mga asterisk. Para iwalay ko lang yung output ng instance tsaka yung class variable natin. So sa baba, yung para sa class variable, makikita nyo, yung in-output niya is 3, yan yung initial value. Then after natin i-set yung new value na 200, yan na yung lumabas sa next printing natin. So yun lang yung difference ng class variable tsaka instance variable. Yung class variable is naka-attach sa type mismo. Kasi sinabi kong type, yan yung custom data type natin, which is yung episode 1 class na class. So tapos na nga tayo sa variable. Yun lang yung kailangan natin sa variable para sa basic tutorial natin. Bali, sunod naman is yung sa data types. Gagamitin natin yung mga built-in yung functions, which is yung pag-convert, pag-parse. So, i-code ko muna yung kailangan natin. Ayan, natapos na nga yung code. Ang bilis, no? Naka-fast forward kasi eh. So dito, gumawa ako ng variable na string na 3. Kaso, string value siya, hindi siya number. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa arithmetic operation mo. Kasi, string yan eh, hindi yan number. Kaya, kailangan natin siyang i-convert from string into integer. Then, nag-create ulit ako ng variable para store yung value ng operation natin, which is yung int 1, which is yung number value ng string natin, times 5. Pag i-print natin yan, dapat yung output na lalabas is yung 15. I-format natin yung output para makita natin na para sa kanya talaga yung output na yun. So yan na nga, finormat natin, lagyan natin ng label na text 1 result. Kung makikita nyo, andyan yung 15. Ibig sabihin, tama yung result natin after natin ng parsing. So, pakita ko naman sa inyo kung paano yung convert at ano yung difference niya between parsing and converting ng string to integer. Dito, makikita nyo may built-in function na to int 16, to int 32, at saka to int 64. Yung 16 na yan is yun yung short, yung 32 is yung int, tapos yung bigger version ng int is yung int 64, which is yung para sa long. Thank you.
So ayan na nga, nung i-run natin, yung result niya is 15 din. Bali yung text 1 natin na string, kinonvert niya into int din gamit yung convert to int 32 na function. Ganun din yung ginawa niya, yung converted minultiply sa 5, then nung i-print, 15 yung lumabas. Parehas din bawal sa parser at converter yung pag-accept ng string na hindi naka-number na form. For example, word na 3. Mag-i-error yan kasi invalid format yan eh. Kailangan naka-number. So try natin para makita nyo lang. So kung makikita nyo, nagkaroon siya ng invalid format na error. Ganun din yung mangyayari sa converter. Makita lang natin. So diba nag-error din ng invalid format? Gaya lang ng parse. So ano bang pinagkaiba nila? Yung pinagkaiba nila is yung convert to int 32 is pwedeng mag-accept ng null, while yung int parse required yung value. Kung nagkataon na null yung text 1 mo na string, mag-i-error yung parse, pero yung convert hindi mag-i-error. Bali magbibigay lang siya ng default value kung ano man yung pina-parse mo. For example, int, magbibigay siya ng 0 na value. Try natin para makita nyo lang. Diba nag-error siya sa int parse? Yung error niya is value cannot be null. Try naman natin sa convert. Diba din siya nag-error pero may value na 0. Ganun yung pinagkaiba lang nila. Nag-error sa parse while sa convert hindi nag-error pag null yung text na pinasa. Pwede natin gamitin yung try parse kung gusto natin hindi siya mag-error kahit null or invalid yung format. Yung result niya is yung default value ng parser mo. For example, int. Since yung int may default value na 0, yun yung maging output niya pag hindi parsable yung text. Pakita natin. Diba hindi na siya nag-error kahit hindi parsable yung text to na string kasi yung laman niya is sample. Gamit yung try parse, isi-check niya yan kung parsable. Pag hindi, default yung babalik kaya 0 yung nasa output natin na value. Yung try parse na yan is boolean yung return value niyan kaya pwede nyo din gamitin yan sa mga condition para may certain task siyang gagawin kung successful yung parsing. Pag unsuccessful naman, iba naman yung gagawin niya. Kaya ginawa nilang boolean yan. Pakita ko lang din para alam nyo, pero mas ma-focus tayo sa mga if na yan pag nasa expression o logic expression na yung topic natin. Ito parang ano lang to, demo lang din para sa try parse since part 2 ng parsing. Kung makikita nyo sa output, yung print niya is yung para sa else na portion since hindi naman parsable yung smiley na text natin. Kaya yun yung print niya. Yan yung sinasabi ko na boolean kasi yung result ng try parse kaya pwede nyo ilagay sa if as your boolean expression. Meron tayong tinatawag na inline variable declaration. Applicable to sa mga variable na walang pinaggamitan after ng declaration. For example, yung text tree natin. Diba, dineclare lang natin siya tapos wala na. Hindi siya initialize or hindi rin siya ginamit sa ibang part ng code before ng try parse. So sa try parse, pwede natin doon na mismo siya i-declare. Gawa tayo ng text for para sa demo lang ng inline variable declaration. Yan na nga yung inline variable declaration. Kung makita nyo, yung int 4 natin is nasa loob na mismo ng try parse. Yung parsing tsaka convert, hindi lang yan applicable sa int ha. Applicable din yan sa float, sa long, at sa ibang data types din. So yun lang guys. Bali, ipupush ko na yung codes na to para ma-access nyo sa GitHub and ma-download yung codes gamit yung GitHub for desktop. Sa mga wala pa namang desktop, pwede nyo ma-access yung
quotes sa browser mismo, yung sa yung public repository URL natin. Yung branch name niya is episode 1 variable and data type. Ayan, kumbaga makita mo sa screen, yan yung makukuha niyong code. Kumbaga yan yung diniscuss natin. Ganun din sa GitHub or desktop, punta ka lang ka sa application, then select yung episode 1 na branch. Bali, dalawa na yung branch na lalabas sa'yo after fetch, yung getting started tsaka episode 1. So guys, bali, yun lang yung kabuuan ng topic natin na variable and data type. Bali, kita-kits na lang tayo sa susunod na topic. And kung may questions kayo about variable and data types, ilagay nyo lang sa comments kasi sasagot din naman ako sa mga questions nyo eh. Medyo hindi pa exciting yung topic natin kasi nasa pinaka-basic pa tayo eh. Pero pag lumapit na tayo sa pinaka totoong programming talaga, doon mag-enjoy tayo kasi medyo challenging na yun. So, tease lang muna habang nasa pinaka-basic pa tayo.